Welcome back sa aking channel. So this episode for today is about this speaker. So new speaker system. So from karaoke home theater, so we have our new speaker system. So it said here, LG high power speaker system model number FH6. So why FH6? So maybe the this speaker is about 8 inches, I guess. Okay, LG high power speaker system. Okay, so I already removed the back. So this is the upper part of the speaker system. So you have the Bluetooth, the GPEG. Many functions. Okay. USB. Okay. So the problem of the speaker system, mga guys, is no power. So dinala po ito sa aking kaibigan. Nagpa-rescue kasi walang power, hindi niya kaya. So hindi naman siya masyado focus talaga sa repair. So forward niya sa akin. So let's proceed sa ating troubleshooting, bakit walang power. Okay, remove ko na yung back cover niya, guys. So that the back cover. So now we're looking at the power supply and the main board of the speaker system. So the blowers also. So the problem is no power. So we have to analyze the power supply first. So I already removed the screws. Okay, fit there. So we have the standby power. So this small chopper is the standby power. So this is the main power chopper. So main power supply. So this is the standby power supply. Excuse me. So we have the filter. So it indicates that there is no PFC transformer to boost the power. Okay. So but still the capacitor is still in 450 volts rated. So very nice glue there. Okay, so first voltage check. So una nating i-check is the standby power. So that is the standard operating of the all the power supply. So standby first before going to the main power supply. So put isolation, so avoid any contact to the metal. Okay. So let me check first the, so this line here is for 5 volts. So first two diode is for 5 volts. We flip the board already. So this is the standby chopper power supply. So the first two diode is for the 5 volts there, and the second diode is for 12 volts. Okay, so we should have 5 and 12. Okay,
In this for the other chopper, full wave, okay. For the, what is this? VBDD. So, it means for the power supply for the amplifier. So, mostly 30 volts rated for the amplifier section. So the amplifier is class D. So this is already used widely in any sound system, speaker sound system. So class D, there's the chip for the class D and the filter, okay, the capacitor and the inductor, then speaker. Okay, so okay, we have to voltage check the standby power. Take the 5 volts and the 12 for the standby. Power cord ready. Voltage DC. Okay, power on. Fire in the hole. Where's the plug? Okay, plug. So, DC. Pack. Oy, we have no 5 volts there. Second diode. Oh, 34, 33. Why is that? We should have 12 volts. Maybe because of the 5 volts is zero. Okay, the 5 volts is zero. Yeah, it's zero. So we have to check the 5 volts why it's zero. Continuity test. Okay. Oh guys, we have a shorted diode. We have a shorted diode in the 5 volt section. So we have to remove the diode of these two diode. We have removed the two diode, so actually most of the times only one diode defective. This one, okay, the other one is good. So the other one is shorted, so we have to look for a replacement. I bring closer the board so that you can see with the where the diode is causing the problem. So we have the buzzer for the short indicator. So this one here, this first, this one causes the okay, and the other one is okay. So this one is fixed. You can see this diode, guys, ito yung defective. Wala siyang 5 volts because dito. So the other one we can place it back. But we have to replace the other one. Before ako maghanap ng ano parts na i-replace mga guys, shout out ko muna yung mga palaging nagbo-view sa aking video. So si Sir Douglas sa Samar, ito pa yung mga members sa Bito, sa Leyte, Samar, Bohol, Cebu.
Negros. Yun. At saka sa Mindanao na din, sa Davao. Okay. So, sa mga musketeers. Si Alan, si Ronel, Ronelex, si Lance Lucerna, si Sir Richie Simbolas sa Bohol, si Chakil. Okay. Din sa mga kababayan ko sa Hilongos at sa Silago. Oh, kaibigan ko ng technician din, members ng Solid Bito, Eliseo Cruzada. So comment lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video ko, mga guys. Okay. So sa ano din, yung sa mga kasamahan ko din sa Pip Reserve, sa Air Force, shout out. Lalo na na pala nanonood si ano, si Carl, eh. Si Carl, si Press. Pinanood nila yung last video ko. So shout out sa inyo lahat, sa mga kagrupo ko sa RC. Sila si Sir John Suiko, si Sir Joel, si Sir Erwin, si Bro Geronimo na taga Lapu-Lapu din. Sino pa, si Dan Lial nga vlogger din sa YouTube, kasama ko din sa ano, sa technician group. So hello sa inyong lahat, at sa mga hindi ko na shoutout, hindi ko nabasa na mga message, so you can PM me sa aking Facebook account, jhoplock. So thank you. Okay, ha? So sa lahat ng mga classmate ko sa SLSU Southern Leyte, Sugod Brands Electronics, BSIT. Okay. Hello sa inyong lahat, mga classmate ko, 2008 batch, 2008. Sa aming instructor na si Sir Ceron, Sir Calope, si Sir Paler. So hi sa inyong lahat. SLSU branded. So proud. Okay guys, ang kaparehong diode. Okay. Tapos na. So test na lang natin. Test natin dito kung lalabas na ba yung 5 volts, okay? Okay. Ayos, meron na siyang 5 volts. Sa second diode. Ayun, naka-fix na siya sa 12. So, dahil sa diode, tumaas siya kanina. Buti na lang hindi nasira yung mga filter. So, check natin. Okay pa naman. Okay pa, okay pa. Limitan natin ng naging store pa man. So, oh, meaning okay. Dahil store voltage siya. Natapos sa standby power supply ang problema ng ating power supply sa LG speaker system. So ngayon, ang hindi, ang problema niya is hindi gumana yung main chopper. So as we study the circuit, full wave lang siya na ito? Correction. Hindi. Playback type o playback topology yung gamit niya na regulator. So, ibig sabihin, isa lang yung power regulator niya. So, ito lang yung isang nag-iisang MOSFET na malaki. Ayan. So, parang ano? So, parang playback ba na may it's out at saka yung playback mismo. So, the same sila ng circuit. Isa lang yung regulator. So, merong tinatawag na half bridge yung dalawa, yung push-pull.
high low na post fault topology. So ito gumagana na itong standby 5 volts at saka 12. So ang problema naman is pagka switch on natin sa unit, hindi nagsusupply yung pang amplifier niya na transformer, yung chopper, yung supply niya sa amplifier, walang lumalabas na output. So kahit na nag force on tayo dito, wala pa rin. So ibig sabihin sira itong circuit na ito. So ang kuan ko lang is itong IC na ito yun ang sira. Ito si wala tayo makikita na pulse sa output niya para mag-trigger sa ano, sa regulator. So ang gagawin natin is ano lang, i-modify na lang natin kasi wala din akong pampalit sa IC na ito. Di siya common na number. So ngayon ang gagawin ko is ito, installing 5 wires. So itong 5 wires, oh ayan, ito yung actual peak niya. So itong 5 wires, ano to, kanang pang ano talaga, pang main chopper na modification. So meron itong ground at saka yung red yung output din, feedback saka yung isa na itong blue, ano to, feedback din, feedback tong dalawa. Tapos itong gray, ito yung switching, ito yung galing sa standby na pagka switch mo, pagka force on mo sa unit sa power supply, nagsusupply sa PWM. So ito yun, pagka magkaroon na ng supply dito, gagana na itong PWM IC nya. Okay, so easy to install lang, madali lang. So maraming business na rin ako naka-install nito, pareho sa 9 wires, easy to install. Kailangan lang talaga na istudyahan nyo yung ano, yung circuit, kung ano siyang klase na circuit para malaman nyo kung anong klaseng modification ang ikakabit nyo. Yung iba kasi palagi nagtatanong, ano, sir, pwede ba ikabit itong 4 wires? Sir, pwede ba itong 3 wires? Pwede ba, ano, sir, ano ba pwede ano dito? So, very simple lang. Tinuturo namin sa seminar namin, paano mag, anang, ang tinuturo namin is yung schematic, intindihin yung schematic, at malalaman mo na kung ano yung right or proper modification na i-install nyo based sa inyong ano, sa inyong tawag dito, based sa reference nyo. So ito, madali lang itong pagkabit. Tanggalin lang yung original na circuit, itong regulator at saka itong PWM IC. Tanggalin lang ito, tapos good to go na, pwede nang manda rin. So para sa hindi naman mga ano, meron din naman guide. Problema is Chinese ang guide. Chinese ang guide. So parang meron ako ata nitong ano, English version, pero na hindi ko alam kung nasa na, pero lagyan lang natin ng reference para din maintindihan nyo. So magkapareho lang din sila ng color coding sa yung mga 4 wires, you know, 3 wires, pareho lang. So itong isa is ito yung black, itong ano nito, itong linya na ito papunta sa ground, o black yan. So ito naman yung papunta sa chopper, ito yung red yan, o red. So dito naman sa kabila, ito yung yellow. Ito yellow ito. Tapos itong isa, ito yung blue. Yan, blue. So ito naman yung gray. Ito yung gray.
Okay. So, gabit na natin. Guys, nakabit na natin yung 5 wires. So, nakalawa ako kasi ginamit ko yung original na MOSFET. Nag-short. So, hindi sila match ng ano, nung signal frequency. So, ngayon, itong original na yung ginamit ko, pati yung regulator. So, buo na siya na 5 wires. Kinabit ko na. So, testing na tayo. So, dito, ito yung standby natin, 5 volts. So, hindi pa siya nakasaksak. Nakasak ko siya kanina. So, kaya meron na siyang 5 volts. Yan, saksak na. So, yan, 5 volts. At saka yung isang linya niya is 12. Kung dito tayo mag-test sa kabila, yan, may 12 siya. So, 11.9 volts na. So, 12 yung rating niya sa ano, sa board. So, dito, itong tester nito, ito yung mag-voltage check kung meron na bang output yung main chopper natin. So, kung ilan yung voltage na lalabas. So, siguro, klaro lang. Klaro lang yung ano, result. I-force on na natin itong power supply para gumana na yung main chopper. Ayan. So, kita nyo, meron ng 40 volts output. So, gumagana na ito. So, naka-clip yung probe ko. So, yun yung ano niya. Volts niya. Kita natin. So may on off to maintain the 40 volts. So, aux na tayo. Makikita nyo na dito yung 40 volts output sa main. Parang hindi mawawala yung source. Wala na. Drain na yung kapasito. So, bigyan ko kayo ng idea nito. Mga guys, so ito, ang built-in niya feedback is 12 or 24 lang sa dito. So, makikita niya dito sa may likuran niya manual. So, either palit-palit niyo yung resistor dito, yung resistor, ito dalawa. May bakante dalawa, may bakante naman na
may bakanting dalawa at mayroon naman nakalagay na resistor. Pag ilipat nyo yan sa yung sa katabi ng dalawang resistor, so iba na naman ang feedback voltage niya. So nakalagay dito 12 or 24. Pero yung output na kailangan natin is 40 volts. So ang ginawa ko, makikita natin dito sa likod, dito ako nagtap sa optocoupler. Yan o. Diyan ako nagtap sa optocoupler, tapos kuniko dito sa board. So, kita natin. So, dito, ito, ganyan itong ginawa ko. Tinanggal ko yung optocoupler sa feedback circuit niya. Solder ko yung wire. Tapos, kinunik ko dito sa feedback circuit ng board. Kasi 40 volts ang out niya. Tapos, yung sa feedback nito is 24 at saka 12 lang. So, yun. Yun ang ginawa ko. Ganito lang ginawa ko. Dito ko sinolder sa opto. Para yung feedback circuit niya, yun mismo yung anong rated voltage yung kailangan niya, yun mismo ang lalabas. So, ayan, yung red is yung drain papunta sa chopper, black is the ground, and itong gray is PWM supply, so 12 to 20 volts, ganyan. Dito, galing yan sa standby chopper, galing yan dito, yan takbo dyan. Tapos dito, tapos dyan. So, ito yung magsusupply sana sa PWM circuit sa regulator dito sa main chopper. Kaso sira na. Kaya, ganyan na. Na-modify na. So, okay na po. Kita nyo na meron ng output na 40 volts kanina. So, dito yung ito yung 40 volts output. 5 volts at saka 12. So, okay na. Finalize na lang para ikabit at saka testing.